So ayun na nga mga idol, kumusta kayo? Sabali nagbabalik na naman ang inyong pambansang guide vlogger. Sabali sa video na to ay hindi tayo magpapalipad kasi wala pang hangin ngayon, tapos wala pang kasama dito sa amin na magpalipad. At andito ako ngayon sa bukid na Masyal, tapos sakto syempre may bago akong gawa na laruan natin. Ito siya. Sabali papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa at yung mga parts o kaya specs niya nandito, okay? Ang ating ano dito ginamit na barrel. So ito siya, kung nakita niyo sa labas, one half siya, pero sa loob niya, ang pinaka inner pipe niya ay yung pang 8mm na ball bearing. So parang yung dati kong ginawa. Kaso nga lang, ang style niya ngayon, iniba natin. Ito yung butt niya, PVC lahat. Ang kanyang tank, hindi ko siya ginawang didos. So ang ginawa natin ngayon, medyo mas mapayat siya, yung 1 and 1 half na size, yung 50mm na blue PVC para matibay at syempre mas magaan siya tignan. So isa-isayin na natin yung mga specs na sabi ko na kanina, yung nasa loob niya na inner pipe niya ay 8mm, o kaya yung sabihin na natin ang katulad niya yung pipe ng antena, o kaya yung tubo ng antena na aluminum. So bali ito siya, nasa loob siya, tapos 1 half yung kanyang outer para syempre matibay. At dito na part pala ito, nilagyan ko ng suporta na 3/4 para hindi basta-bastang mabengkong o kaya ay masira once na bumagsak siya. Tapos ito, elbow na 1 half. Tapos kanina nasabi ko na itong pinaka chamber niya ay 1 and 1 half, o kaya 50mm. Tapos yung kanyang divider, 3 divider siya, yung aking ginawa ngayon para mas maganda yung buga niya, okay? Tapos ito naman galing lang sa laruan na nasira. Ito yung pellet gun na sira. Tapos yung butt niya PVC din. Ito galing na sa isa kong ano, laruan na nasira. Kinuha ko lang para syempre pwede pang gamitin at nilagay ko dito sa kanyang butt. Ayan. So PVC lang din lahat yan. Ayan. Tapos sa loob syempre, loob ng kanyang trigger, yan yung cricket na galing sa lighter. Ayan. Tapos hindi ko pa pala siya ano, napipinturahan kasi hindi pa tayo nakakabili ng pangpintura natin dito. Pero next time, pakita kong paano ko siya pipinturahan. Yes, ito nga pala, may saktong-sakto na may mga napulot ako dito. Wala pa akong bala na nabili kasi kakagawa ko pa lang. Hindi pa dumadating yung order ko galing sa Shopee. So bali, may napulot ako kanina nung bumili ako sa merchandise ng kanyang thinner, ng kanyang fluid na pang-spray. Sakto may mga napulot ako dun na bala. Saktong-sakto, 8mm. Ito. So, tatlong piraso. Ah, nahulog tuloy. Pulutan lang natin. Ayan, pakita ko mabuti sa inyo yung size ng kanyang bullet o kaya ng kanyang bala. Ayan. So, bali, 8mm. Tatlong piraso yung napulot ko. Saktong-sakto, pwede ng pang test fire. Tapos, may nakita ako na maliliit na 5.5mm. Mas marami yung napulot kung ganito na maliliit kasi nagkalat lang siya dun sa tapat ng merchandise na pinagbilihan ko. Tapos talyer kasi yun, pagawaan ng mga motor, pagawaan ng mga bike, ganun. So ito pala kanina, bali 9 na piraso yung napulot kong ganito. So dalawa na lang yung natira kasi yung 7 pinang test fire ko na kasi pwede pala siya kahit lawlaw siya dito sa may pipe ko. Pwede pala siyang ibala kasi, di ba, hindi naman siya basta-basta mahuhulog. Kasi itong ano natin, etong pipe natin sa pinaka dulo ay may magnet. So kahit na maliit ay namamagnet niya pa rin, hindi siya nalalaglag. So ngayon syempre, pakita ko naman sa inyo kung okay yung kanyang penetration, tapos yung kanyang putok kung pumapalya ba o hindi. So testing natin ngayon, test fire natin. Inihipan ko pala yung kanyang tang bago ko lagyan para syempre magkaroon ng hangin o kaya oxygen sa loob kasi kapag walang hangin o kaya oxygen sa loob, pwede siyang pumalya o kaya hindi siya puputok minsan, 'di ba? So gaya ni ano ni Tatak Ilocano, 'di ba, kung nakikita nyo, pag binubuksan niya yung kanyang chamber, minihipan niya, 'di ba? So, testing natin. Lakas yung kanyang putok, di ba? Isa pa, testing natin. 5 spray ulit. 1, 2, 3, 4, 5.
nga pala mga idol, kaya dito ako sa bukid ngayon na nagtitest para ako ay pinapakita to kasi mahirap kapag sa baryo dahil malapit na yung eleksyon, alam nyo naman, gun ban, diba? So pinagbabawal din to sa amin, hindi to basta-basta nilalabas lang kung saan-saan, diba? Kaya dala-dala ko yung aking bag. Etong bag na gamit ko pala, ito yung lalagyan ng gitara ko, saktong-sakto kasyang-kasya dito, kaya dito ko pa nilagay kasi dadanta akong kalsada pag pupunta ako dito sa bukid, ayan. Ayan, testing natin. At ang lalagyan natin na bala, yung maliit, yung 5mm ata or 5.5mm na bulitas. Testing natin. Tapos try natin sa may ano, sa may puno. Hanap tayo ng puno dito kung saan natin pwede testing kung babaon ba siya. Ito pala siya. Mali yung nakuha ko. Ito. Itong 5mm o kaya 5.5. Maliit siya. Kung ilalagay ko dito sa may butas, lawlaw. Ayan, may allowance siya siguro na mga nasa 2 or 3mm. So, try natin. Ayun, so bali, hindi na siya naglaglag. Try natin, hanap tayo ng papatamaan natin. Ah, dito. Pwede to. Try natin dito. Dito sa may kahoy na to. Sa puno. Try natin kung babaon siya. Ayan. Try natin. So, kita nyo naman. Ayan siya mga idol. Bumuon. Walang tumalsik na bala. Ayan siya. Sabali, kunin pa natin yung mamaya kasi sayang. Ayun pa lang, ang ginamit pa lang natin doon, mga idol, ay yung maliit. Okay, yung 5mm, hindi pa yung 8mm. So, bumaon siya sa sobrang lakas, di ba? Mas malakas siya kumpara sa mga MP Jolin ko na barrel, di ba? Okay, laruan. Ayun. So, na-testing na natin kung gano'n siya kalakas. Kung yung maliit, bumaon siya, ibig sabihin, kapag yung gagamitin ko tong mismong bala niya, yung regular na 8mm na bulitas, mas malakas siya panigurado kasi walang sisingaw na hangin, tapos mas maganda yung kanyang buga, di ba? Lahat ng hangin sasaluhin niyan. Hindi kagaya nung ano, nung maliit, may sisingaw pa rin na hangin kasi, di ba, hindi siya sakto dun sa may pipe natin o kaya sa butas ng ating barrel. So, pero malakas pa rin siya, bumuon pa rin siya sa may puno. Ewan ko kung anong puno to. So, bali para siyang puno ng paper tree o kay Milina, di ba? Ang tawag kasi namin dito sa Ilocano, ang tawag namin ay bulala. So, bumaon siya. So ngayon, hanap tayo ng target natin na lata o kaya kahit ano dyan, plastic, ganun na try natin patamaan sa 10 meters kung accurate tong maliit. So kung hindi siya accurate, syempre ang gagamitin na natin yung 8mm. Kung hindi natin mapapatamaan yung target natin mamaya sa 10 meters lang muna, okay? So hanap muna tayo. So bale, ito yung nahanap natin na bote mga idol, bote ng C2. Try natin siya patamaan dun sa distance na ano, 10 meters yan. So lagay natin yung target doon kung mapapatamaan natin. Ayan. So bale, ito yung gagamitin natin mga idol ah. Itong maliit, yung 5mm. So, reload muna tayo. Ito siya, yung target natin. Ayan, bote ng C2. Ayan. Zoom natin para kapag papatama natin, makita nyo kung tatamaan siya. Ayan, reload muna tayo mga idol. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na. Hindi lang 10 meters to sa tansya ko, more than 10 meters. Nasa, ano to, 15 meters ata, mga ganun. Yan, try natin, ang tatamaan mga idol. Ayun, di siya tinawaan. Nakita ko yung bala lumihis mga idol. So try natin tong 8mm yung gamitin nating bala. Ito na. Dito na makikita kung
talagang accurate tong bala. So, ang gagamitin na natin, pakita ko muna sa inyo itong ating gagamitin ngayon na bala. Ayan. Eto. Medyo may kalawang na siya, mga idol. So, try natin patamaan yung ating target doon. Gamit tong 8mm na bala. Ito na yung regular na bala niya. Kasi dahil maliit kanina yung ginamit natin, talagang lilis, o kaya ay pupunta sa ibang direksyon. Ngayon, ito na. Try na natin. Tatamaan natin. Overpower na kasi kaya kanina yung maliit na bala, mga idol, lumihis. Ito, try natin ngayon sa regular na 8mm. Ayan. Sana mapatamaan natin. Zoom muna natin para makita nyo. Ayan yung target, mga idol. Yung C2. Yung kulay pula na yan. Hindi natin tinamaan, mga idol. Hindi ko nakita yung bala. Ewan ko ba. O kailangan natin ng scope siguro. Kasi mahirap siya tansyahin. Dahil hindi masyadong mababa yung kanyang cheek rest. Try pa natin isang beses. Kapag di natin tinamaan, syempre, ibig sabihin kailangan palitan yung barrel ng mas mahaba. Yun, tinamaan din sa wakas. Yun natin. Tinamaan natin, mga idol, sa pangalawa. So, bali yung tama niya, mga idol, dito. Hindi niya masyadong nabutas kasi walang pwersa yung pinaglagyan ko, tsaka magaan at walang tubig. Pero kung may tubig yan, panigurado pumasok. Pero yung butas niya ay yung pag tinamaan niya, alos mabutas na rin, no? Ayan. So makunat din kasi ito, eh. Ayan, tinamaan natin. So kanina, so bale yung first shot natin ay yung maliit, yung 5mm na bulitas. Nakita ko yung bala niya, medyo lumihis pa kanan. Kasi, di ba, malaki yung allowance sa may barrel. Law-law yung nilagay natin kanina na bala, yung 5mm. Tapos yung 8mm natin, yung unang, ano natin, patama natin. Hindi natin tinamaan yung target. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Siguro baka, ano lang yung asinta natin. Nagkamali lang tayo sa pag-asinta. Tapos yung pangalawa, yun, tinamaan na siya. Gitnang-gitna yung tinamaan natin dun sa may bote. Tapos sa may tuktok niya yung tinamaan natin. So, bale, hindi ko pa kasi masyadong kabisado tong bagong laruan natin kasi, di ba, bagong gawa ko pa lang. Tapos, first step ko gumawa ng gantong design, hindi ko pa masyadong kabisado na asintahin dito niya. Tapos, open sight pa siya, wala pa siyang scope. Ayan, tapos wala pang, hindi ko pa nalagyan dito ng parang pinaka-sight niya kapag open sight. Ayan, so, palita sa inyo mabuti. Ayan. Next time naman, lagyan na natin to ng scope, tapos pinturahan na natin para mas maganda siya tingnan, okay? So, bale yun lang yung video natin ngayon, mga idol. Nga pala, konting update lang sa mga saranggola natin. Bale, may tatlong saranggola pa tayo. Isang 3-star, isang jet kite, tapos tora-tora. So, bale, yun yung natira sa akin ng mga saranggola ko ngayon. Tapos, ang problema ko, isa nga lang yung sumba na meron tayo ngayon. So, bale, siguro, try natin magpalipad kapag may time tayo tsaka may kasama, tapos syempre kapag malakas yung hangin, okay? So abang-abang lang kayo, mga idol, mag-upload pa din tayo, di ba? Yun lang, mga idol. So bali, sana kahit papaano nag-enjoy kayo sa video natin ngayon, o kaya syempre na-entertain ko kayo, di ba? At nga pala, kung bagong bisita ka lang sa akin channel, please huwag na mong kakalimutan na pindutin yung subscribe at yung notification bell para every time na mag-upload ako ng mga videos na kagaya na ito ay ma-notify ka, okay? So, hanggang sa mga susunod na vlog natin, mga idol, God bless.